ay bata sa Tarlac, bigla na lang nawala, kinuha raw ng Sirena? Tunog pa lang daw ng agos ng tubig ng Tarlac River ng paniki sa Tarlac, nagbabanta na ng panganib. Tila bumubuo ng musika ng hiwaga. Dahil sa ilog, meron daw naninirahang sirena na nangunguha pa raw ng bata. At ang pinakahuli raw nitong biktima, ang 9 taong gulang na si James Well. Sabi pa nila, nakahawak daw ng isda. Nabol yun. Doon na daw siya na hago, sir. Malapit daw talaga ang puso ng batang si James Well sa katubigan. Gusto niya pong maging seaman. Sana para matulungan niya kami. Kinagaling niya para matupad yung mga pangarap niya. Hanggang nitong September 22, pasado alas 10 ng umaga, nung nagsimula ang bangungot ni Evangeline. Pumunta yung tatay niya sa ilog. Sabi niya mga kukuha lang daw siya ng isda. Yung anak kong si James. Ma, puntahan ko na si tatay doon sa ilog. Huwag ka lang pumunta doon. Hoy, James, bumalik ka dito! Jan! Sundan mo nga yung kapatid mo doon. Pero pinilit pa rin yung umalis. Nadat na nilang namimingwit ng tilapia ang kanilang ama na si Cipriano. Nilalaro-laro lang niya yung mga paa niya habang nakaupo. Tapos sinasabi niya, ang daming mga isda na tumatama sa mga paa ko. Ang lalaki pa. Ba't si papa ko walang makuha? Pero ilang sandali lang. Yumano, may kung anong humigop sa kanya. Pailalim. James! Ay! Si James po nalulunod! James! Tinawag ako ng kapatid niya. Nung nagtatakbo akong puntahan sila, lumubog na yung bata. Nubukan kong kapain doon sa ano. Nung hindi ko na makita, nagpatawag na ako ng mga kapitbahay. Ma! Hey! Si James! Ano nangyari kay James? Si James nalunod! Doon ako nagulat. Anong hindi na makita, sabi ko? Kanilang alas dos. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ang tagal-tagal na pala, ba't ganyan nyo lang sinabi? Sabi mong ganun. Yung pagkawala niya sa amin, masakit. Maraming pangarap yung mga batang yun. Hindi pa ako makatulog. Gusto ko na lang makita yung anak ko. Kulang na lang matulog ako sa ilog. Para lang mahintay ko yung pagbabalik niya, pero wala po. Dahil wala raw ibang malapitan ang mag-asawa, kumonsulta sila sa isang albularyo. Nakursunadahan daw po yung anak ko. Sinasabi, may buntot daw yung kumuha. Patunay raw diyan ang litratong ito na kinunan din nung araw na yon. Kung saan ang mga ulap naghugis buntot daw ng sirena. Sa tawas ko po, sir, oo, mayroon akong nakita ang sirena na may palikpik at mayroon siyang buntot. Nagkataon naman po na yung father nila pumunta roon. Siguro sa hangad niyang makakuha siya ng mga isda, makahuli siya. Kaya ang nangyari dito, imbis na gawin doon sa padre niya. Yung kaparusahan na yon, hindi po sa padre niya ginawa yon, kundi ginawa na lang po sa bata na nandun siya ilog. Kung talagang hindi kinuha ng inkanto, lumabas na yon. At hindi raw ito ang unang pagkakataon na kumuha ng bata ang ilog. Taong 2015, 1 din daw noon ang Setyembre. Isang 11-anyos na batang lalaki ang bigla rin daw naglaho sa Tarlac River. Kinabukasan, lumutang na lang ang bangkay nito. Marunong lumangoy yung anak ko eh. Itinuro yung bola, siya naman ang humabol. Nakuha sa umiikot-ikot na tubig. Kumukuha talaga ito pag tuwing September. Samantala, sa bahay ni na Evangeline, may mga itinayong tent at altar na may litrato ni James Well. Dinarasalan na lang namin tuwing hapon, sana lumitaw na yung anak ko.
dahil alam ko buhay pa yung anak ko. Ba't di ko nakikinimbang kanya nararamdaman kung buhay pa yung anak ko? Nitong Lunes, nagsagawa ng search and rescue operation ang National Disaster Risk Management Office ng Bayan ng Panike para hanapin si James Well. 8 days na ngayon. Sana po may mahanap. Sana po. Talagang pinagdadasal po natin yan. Nilibot nila ang buong Tarlac River. Pero makalipas ang 2 oras. Umabot lang tayo ng hanggang Sector 2. Kasamang palad, negative pa rin po. Kinailangan ng bulldozer para maghukay. Ipuinesto ito sa lugar sa may Pampang kung saan huling nakita ang bata. At sinimulan na nga ang paghuhukay. Medyo nag-negative po rito. James! Pakita ka na, anak. Kung sino man po yung nakakakita sa anak ko, ibalik nyo na po siya sa akin. Miss ko na po yung anak ko. Pakawalan nyo na po siya. Nagsusumamo po ako na ina niya. Ibalik nyo na po yung anak ko. Tagal-tagal na po. Tagal-tagal ko lang din nakikita. Miss ko na po siya. James, lumabas ka na dyan, anak. Samantala, humingi ng tulong ang aming programa sa mga professional diver ng Philippine Coast Guard NCR Region para tumulong sa paghahanap. Masyadong malakas yung kuryente sa ilalim. Wala silang nasagi na kahit ano, sir, na yung bangkay sana ng ano. Pero wala pa, sir. So ang gagawin natin ngayon, sir, mag-move tayo doon sa ilalim ng tulay naman. Kung saan na hinihinala nila na baka sumabit naman doon, sir. Matapos ang 3 oras, umahon na ang divers. Sa kanilang pagsisid, meron daw sila nakita. Halos 2 linggo na ang lumilipas mula nung misteryosong nawala sa Tarlac River ang batang si James Well at ang hinala ng mga tiga rito. Kinuha ito ng Sirena. Sir, kumusta naman po yung rescue niyo bandaron? May nahanap po ba kayo o palatandaan man lang na nakita niyo? Nakita kami yung chinelas na mga kulay itim. Kompleto po yung chinelas na Namin. Sinubukan namin ulit suyurin yung ilalim ng tubig. Yung lalim po, nasa 9 feet. Yung kuryente, ma'am, hirap na hirap yung mga divers natin na sisirin, ma'am. Kasi pinapadpad talaga sila. Hinihila sila ng tubig pababa. Pero kahit halos nasuyod na nila ang Tarlac River, hindi pa rin nila nakita si James Well. May possibility po ba na buhay pa yung anak ko, sir? Sa tagal na namin hinahanap, almost 11 days na. May posibilidad, ma'am, na naipit siya ng bato o something na mas mabigat sa kanya kaya hindi siya makaahon-ahon. O kung hindi naman, ma'am, sumabit siya somewhere sa ilalim. Yung ilalim ng ilog, hindi po siya pantay-pantay eh. Merong malalim, merong mababaw, may mabato, may maputik, may mabuhangin. Mabilis po kasi ang decomposition ng katawan ng tao pag nasa tubig. Wala naman po kami nakitang Sirena. Sigurado kami, sir, yun yung humila sa kanya pababa, yung kuryente ng tubig. Paniniwala sa Sirena ay isang simbolikong ekspresyon ng mga Pilipino para ipahatid sa ibang tao na mag-ingat kayo dahil peligroso ang mga ilog. Nung unang panahon, ang pamamaraan nila ng pagtuturo ng dangers ay sa pamamagitan ng mga ganitong kwento. Kung katatakutan mo na maaari kang kunin ng Sirena, hindi ka basta-basta pupunta sa ilog. James! Lagi ko ito sinasabi sa Diyos, anak, na sana mahanap ka niya. Mahanap ka na namin, buhay ka man o patay. Makita ko na yung bangkay mo, masaya na ako, anak kong. James, namimiss na kita, anak kong. Miss na miss na kita, James. Bumalik ka na, anak. Bumalik ka na kay Mama. Biglang tanong sa kulang
tayo kapag kaya. Wag lang tayo sa pulang tayo. Wag lang tayo sa pulang. Kanila po! Dali! Huwag yung muna yung akit po. Pagdisgrasya, disgrasya pala. Kahit anong ingat natin sa mga anak. Masaya na rin po ako. Tapos nakita ko po siya at alam kong andun na sa piling ng Diyos. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.